visit. Dalawang taon nang magkasama si Edel at ang kanyang fur baby na si Genos, isang German Shepherd. Ipinasok ni Edel si Genos sa K-9 Core Program ng Metro Manila Development Authority at naging bahagi na ng ilang search and retrieval operation si Genos, kung saan 4 ang kanyang natuntun sa landslide sa Abra noong 2022. Nasasayangan ako sa aso ko na nandun lang sa bahay. So, kung ano-ano lang ginagawa, naninira ng gamit. Para magkaroon siya ng activities, magkakaroon ng use yung aso ko kaysa nandun lang sa bahay na nakaupo lang. Ang K-9 Core Program ng MMDA ay bukas sa lahat ng pribadong dog owners at lahat ng breed ng aso ay pwede isali. Katulad ni Asia, na isang labrador na may lahing asong Pinoy o Aspin. Ayon sa kanyang fur parent na si Johnny, hindi biro ang maging volunteer sa K-9 Core. Ang hirap po nun kasi parang syempre sila yung nakaamoy. Tapos ha, tama ba yung naaamoy mo? Oh my God, tama ba yung tinatahulan mong box? Hindi ko alam. So parang nakakakaba din kasi lalabas din po yung ego mo as a person na syempre gusto mo perfect all the time. Sumasalang sa iba't ibang klaseng training ang mga volunteer dogs dito sa MMDA. Katulad na lang nito, ang tawag dito ay agility training, kung saan maghahanap ng paraan ang volunteer dog na makapunta sa kanyang owner. Ang isang training activity ay ang paghanap ng canine sa kanyang owner na nagtatago. Ayon sa MMDA, binuo ang programa bilang paghahanda sa The Big One. Mainam umano kasi na bawat local government unit ay may nakahandang search and rescue dogs kung sakaling may sakuna tulad ng lindol. Sila yung tatay, yung pinaka ano natin doon, search and rescue component sa collapse structure. Kasi pinagandaan natin yung ano, The Big One. Pero nilinaw ng MMDA na bagamat bukas sa lahat ng breed ng aso ang programa, may ilang bahagi ng pagsasanay na mahirap para sa mga maliliit na breed o toy dogs. Ang kailangan talaga sa search and rescue, yung mga breeds na working breeds. When we say working breeds, sila po yung may kakayahan na magtagal sa initan. Sa mga interesadong fur parents, bisitahin ang Facebook page ng MMDA K-9 Training Corps. Jack Batallones, ABS-CBN News.